Oh my gosh, guys, parang atakihin yata ako. Char. Hindi, grabe. Promise, hindi. Ayoko nga, Diyos ko, ayoko mag-react ng OA. I mean, ayoko mag-react masyado. Kasi ayoko magmukhang OA. Pero dito pa lang habang lumalakad kami, kinikilabutan na talaga. Ito na ang Taj Mahal. Hello everyone! Hi guys! This is it! Ito na yung pinunta talaga natin dito sa May India. Bukod sa gusto nating ma-feel yung vibe niya, syempre, ito talaga yun, yung makita isa sa mga 7 wonders of the world, ang Taj Mahal. Yes. So ang tagal namin itong pinangarap na panaginipan. And finally, ito na siya, mangyayari na. Parang lahat ng experiences namin from New Delhi, dito kami talaga dinala. Parang pin-repair kami talaga dito. Yes. And now, we are riding a mantuktok. Hindi namin to tinry sa may, saan yan yun? Sa may Hoian, sa may Delhi. Dito tinry namin. Pero Diyos ko, kawawa naman si Kuya. Oh, papakita ko sa inyo si Kuya kung gaano kapaya. What's your name? Anil. Yeah. So nakita nyo ba guys, kung gaano kami kabigat na Enzo. Dalawa kami, pinapadyakan niya kami. And then, ang sinisingil niya lang sa amin, 50. Pero syempre, Diyos ko, ito yung mga pagkakataon na hindi kami dapat magkunat. Kasi grabe yung ginagawa niya. Oh. So gagawin namin itong 100. So actually, 1 kilometer na lang naman yung layo niya. So malapit lang naman, kahapon nga nilakad lang namin ito. Eh kaya lang, medyo mapilit, yes, pero mapilit in a way na mabait. Tapos siya yung pinakamababang in-offer. So nag-go na rin kami. And then, for the experience lang din naman. So yes, andito na tayo sa May Taj Mahal. Binook lang namin yung ticket namin online para hindi na kami pipila sa gate. And kaiba yung ginawa namin ngayon kasi lahat pumupunta rito ng sunrise. So naisip namin, naku, baka mamaya lahat tayo magkita-kita ng sunrise. So ngayon, wala kami masyadong nakikitang papunta doon. So ngayon ay 3 p.m. Oh, this is it. Lakad na tayo. And then, may makikita kayong ganyan. Ayan, sila. Para sila nag-avail ng tour package. Kasi sa mga nila, lahi nila, sobrang mura nga lang kasi guys. So kapag nag-tour package sila, hindi na nila ma-feel kasi yung pa lang nila, yung entrance pa lang nila, parang 50 lang yata or 60. Samantalang tayo, yung entrance natin ay 1,300. So pero para naman sa may peso natin, parang pumapatak lang naman siya na 850. So worth it na din. Kasi, Diyos ko, yung pinunta nga natin dito ay yung Taj Mahal mismo, di ba? So, ilan ba yung 7 Wonders of the World? Kaya. Ilan ba? At saka natural din. 7. Pero ito lang yung kaya namin puntahan by now. At saka, di ba guys, naalala nyo, mga second year high school natin pinag-aralan yung Taj Mahal. Yes. Pero now, finally, andito na tayo. Yes, finally. Yun yung nakakatuwa dun. Tapos kapag kami nakakausap kami dating Muslim, ako personally, parang sinasabi niya na, kasi may kasamaan akong Muslim dati sa trabaho, parang hindi naman rule, hindi ko alam kung rule ang tawag doon or whatsoever, basta kailangan daw nila, once sa buhay nila, na makarating sa may Taj Mahal. And yet, nandito tayo, di ba? We are so blessed. And kasama kayo dito, guys, naku, kinikilabutan ako. Kasi syempre, kung hindi nyo kami sinusuportahan, malamang hindi kami magkakaroon ng drive to do this thing. To do this thing! Umaarte na naman ako. So yun, to live this dream. Yes, we are living our dreams. And then kasama namin kayo sa journey namin. So yun, talagang namin, sinisigurado namin na every moment nakakasama namin kayo. Kahit ups and down. And then, ayun na yun. Diba? Yung real experience, real journey yung gusto namin ipa-feel sa inyo. Para kapag nagtatagumpay tayo, gusto namin na-feel yung nagtatagumpay din kayo. And then kung pumapalpak man kami minsan, at least natututo kayo sa amin. Diba? Guys, nakapasok na tayo sa May Taj Mahal. So actually, sobrang higpit. Tinratry namin talaga na itago sana yung microphone para magamit namin just in case mahangin. Kasi bawal talaga yung microphone, tapos yung tripod, yun din experience namin sa May Agra Port. So yun, dito sana tinatry namin para kahit mahangin, maririnig nyo kami. Pero wale, hindi umubra kasi talaga isa-isa yun. Kaya kung pupunta kayo rito, huwag na kayo magdala para hindi na kayo magla-locker pa. Although free naman yung locker. So outfit check muna tayo guys. Siyempre pinagandaan namin ito. Look! So ito, dito na namin ito binili sa May India. This one. So kasi gusto ko talaga, sabi ko kay Enzo, gusto ko naka-good. Ayan o. Oh. Diba? So ano ba naging itsura ko? Umamin kayo, nagmukha na ba akong senador? O nagmukha na akong teacher? And then ito naman sa Enzo, of course. Pakita ko sa inyo sa Enzo.
Ito si Enzo. So guys, itong shirt ko, nabili ko sa Divisoria. Yes. Grabing tawaran, para makuha yung 250. Tapos ito, pants lang, and naka-shoes tayo. Hindi lang namin alam kung ipapaubod ba yung shoes mamay pagpasok sa pinaka-Taj Mahal. Yes, so come on guys. Okay. So ito na kagad guys, maniwala kayo. East Gate pa lang ang tawag dyan. Wala pa tayo doon sa may pinaka-Taj Mahal. Dito pa lang, grabe. Ang ganda-ganda na. Pinagandaan talaga namin to. Sa sobrang paghahanda, nagmukha akong senador. Oo, kasi papunta rito, sinabi ko kay Enzo na gusto ko naka-gold akong damit. Kasi yung outfit na nakikita ko. So ayan, inano ko talaga. Pinagpilitan ko talaga. Diyos ko guys, ito pa lang. Diba? Ito yung gate papasok ng Taj Mahal. So ito pa lang, 'di ba? Sobrang nakaka-amaze na. Yun, so pasok na tayo dito. So guys ha, ano ulit ha, para dun sa mga ngayon pala magsisimula na mang basya amin. Yung history, hindi kami sa history, more on sightseeing lang tayo. Kaya sa mga supporters namin, alam nila na pinapasyal namin kayo, 'di ba? Ganun lang 'yun. So tara, lalakad lang tayo. Ito yung pinaka main gate nila. Yes, yeah, so 'di ba main gate pa lang yung pinakita ko sa inyo? Ganito na kaganda. So ito, just oh my gosh. Alam nyo, pinipilit ko sana yung reaction ko na wag maging okay. Pero just ko naman guys, kapag nandito ka na, kasi from here, kitang-kita mo na yung Taj Mahal. Dito pa lang. So, just ko, ano ba yan? May something sa'yo talaga na oh my gosh. Oh my gosh guys, parang atakihin yata ako. Char. Hindi, grabe. Promise, hindi, ayoko nga, just ko, ayoko mag-react ng OA. I mean, ayoko mag-react masyado. Kasi ayoko magmukhang OA. Pero dito, dito pa lang habang lumalakad kami, kinikilabutan na talaga. Ito na siya. Hello. Ito na ang Taj Mahal. Hello. Pasensya na kayo. Alam nyo, mas pinipigilan ko pa nga yung emotions ko. Kasi ayoko nga mapanood nyo na parang okay ako. Kasi kahapon, nung nag-edit ako, nung ano yung pinunta natin kahapon? Agra Fort. Parang ang OA nung dating ko. Pero yun yung real emotions na nararamdaman ko. Pero syempre, sa mga hindi naman ako kilala, di ba? Ayoko namang nanood kayo sa akin, tapos na bad trip kayo. Pero grabe talaga. Nangangatog yung boses ko. Kasi grabe, I can't believe na nandito ako ngayon. Nandito kami na Enzo ngayon. Yung ano, yung parang kang kakanta na. I can't believe some people wait a lifetime for a moment like this. Yun talaga yun guys. Grabe talaga. Nandito siya talaga sa harapan ko. Nakatayo ako sa harapan niya. And yun eh. Kaya ako nakatayo dito guys. Ito yung pinaka photo spot. Nandito yung photo spot niya. Ganitong kadami yung makakalaban dito sa may photo spot na to. Ganyang karami yung nagpapa-picture dito. Kahit anong lahi talaga, marami talaga dito. Ganyan siya karami. Makikipagtagisan tayo ng galing dito sa pagpapapicture. So lakad lang tayo. Tara, pasok na tayo. Ito yung Taj Mahal guys. So let's mukha muna tayo for today's video. Kasi gusto ko, as in Taj Mahal muna ang makita ninyo. So ayan siya guys, grabe. Hindi namin ma-explain kung ano yung nararamdaman namin. Sobrang laki niya in person. Akala natin kapag nakikita natin siya, maliit lang siya. Pero hindi, ang laki-laki niya talaga. Add pa nung vibe at ganda niya. Kasi yung mga nagpupunta rito, yung mga Indians, yung mga Muslim, mga nakaano talaga sila, traditional clothes talaga sila. Kaya ayun yung mas lalo kang para akala mo, basta hirap talaga explain guys, ang hirap talaga, para ka talagang ito yung mga hindi mo akala na makikita mo siya, pero ngayon nandito ka, syempre, dati naman nangangarap lang naman kami, di ba? So, ito, lagi ko lang siya pinapanood, tapos naiisip ko na, wala pa man, ito yung gusto kong isuot, kasi ito yung nakikita kong mga suot nila. Tapos ngayon, nandito ka talaga mismo, tapos nakikita mo talaga siya, na ganun pala talaga diba? Siya. Di ba, kapag nanonood tayo, nakikita natin, yun nga, mga naka-traditional clothes sila, tapos, iba-ibang culture, iba't ibang religion, ganyan. Kasi nga, ito namang Taj Mahal, hindi naman kasi siya parang religious complex, di ba? So, kaya iba't ibang tao na yung makikita nyo dito. Tapos kada lahi or kada religion, makikita nyo ang kikinang ng suot nila, ang gaganda ng suot nila. So, nakaka-add talaga yun. Guys, ito pa yung isa sa may perfect spot dito sa may Taj Mahal for photo. O, di ba? Kitang-kita nyo siya. Totoo to, guys, ha? Hindi yan wallpaper. Ayan, o. Papakita ko sa inyo si Enzo.
Nandito si Enzo. Ayan o. Kasi may magpapapicture sa kanya. So ayan o, di ba? Eto, may nag-excuse pa sa akin. Gusto magpapicture sa akin. Kaloka, kahit nagbablog ako. Charot! Sobrang ganda niya talaga, guys. Promise. Hindi pa kami nakakapasok. Ubus na yung memory namin dahil sa pictures. Buti na lang, no? Hindi na uso yung film. Kung naabutan nyo yung film, alam nyo na. Mag-asawa na daw tayo. Charot! So, ayan. So, diba, dito palang worth it na. And then, guys, ha? It's 3:30 na siguro or 4 na nga siguro. Sobrang init. Talagang titiisin mo. Kasi worth it naman talaga. So may binayaran namin, kasama na doon yung pagpasok sa mausoleum. Kasi meron siyang bayad. Magkano yung bayad? Parang 300. Ah, 200. 200 rupees. So kapag hindi nyo siya sinama doon, mas less na ng kaunti. Doon sa may loob, hindi na pwede ang camera. So nanamnamin na namin. Ayan o guys, so yung nakikita nyo yung mga ganyan. Ayan. Puro yan mga gates, guys. Ayan. Puro yan mga gates. Yung mga nakikita nyo yung red na yon, gates yon. Yung pinasukan din natin kanina, ganyan yung itsura. Imagine guys, di ba? Gates pa lang, ganyan na yung itsura. Nakakatloka talaga. So, syempre guys, yung history na alam namin, yung alam na alam nyo na rin, na itong Taj Mahal ay pinagawa ni Mughal Emperor Shah Jahan para doon ilagay yung labi ng kanyang paboritong asawa ni si Arjuman Banu Begum, or also known as Mumtaz Mahal. So kaya nagkaroon ng Taj Mahal. Ganyan niyang kamahal yung wife niyang yun. Also, di ba guys, bonggang-bongga yun. Yung pinakalabi na lang nung asawa niya. Ganyan pang kaganda yung ginawa, di ba? Ewan ko lang ako kung ano ipapagawa sa akin na Enzo. Baka yung hulug-hulugan. Ano yung hulugan? Funeral oy, parang, yun? Ayun, yung parang sa may St. Peter's. Yan, kaloka. Tara, napasok na tayo. So dito sa may mausoleum, bawal na yung nakasapatos. Hindi, actually, hindi bawal yung nakasapatos. Alam ko may ilalagay tayong parang plastic, parang ganun. So, dito yung hindi na pwedeng magpicture. And then, ang maganda kasi dito, guys, na totoo lang, hindi kasi nga ito ginawang parang religious complex, eh. Kumbaga, parang ano na rin talaga siya, tourist spot. Hindi sila mahigpit sa mga ano pananamit. Diba? Yung mga foreigners, naka-shorts sila. Tapos, merong mga foreigners din na nakapalda, na medyo maikili. So, okay lang yung sa kanila. Basta wag lang nakachinelas yata. At saka, nakasando. So, yun. Kasi hindi naman to as in 100% na religious na lugar eh. So, ganun siya. Ang isa pang nakaka-amaze dito sa may Taj Mahal, yung talagang parang perfectly built siya. Yung alam niyo yun, pa-square kasi siya eh. Tapos, lahat talaga pare-pareho ng sukat, pare-pareho ng laki. So, ang ibig kong sabihin, kahit saan kang side tumingin, walang parang harapan, walang likuran, walang side, lahat siya maganda. So, ito na yung sinasabi namin sa inyo, na kailangan natin magsuot ng, ano ba ito, foot sock? Ayan. So, ganun ka-sensitive yung sa may loob. Hindi siya pwedeng madumi. Sa mismo yung Taj Mahal, ayan na siya. So, alam niyo yon, yung naka-amaze ka na, nandun ka palang sa may malayo. Kahapon nga, di ba, nung una ko siyang nasulyapan, kung napanood nyo yung vlog namin, talagang grabe, maiyak-iyak na ako. So, lalo na kanina, nagpipigil lang ako, kasi nga baka marami na namang ma-embear na sa akin. Tapos ngayon, nandito na talaga kami mismo, as in, ang lapit-lapit namin, nahahawakan na namin yung bawat wall niya. So, ayun, tapos nakikita namin yung details nung pagkakagawa sa kanya. Ay, grabe. Iba talaga. So, guys, papasok na tayo. So, dito pala sa may labas, pwede pa yung video, pwede pa yung photo, kaya ang dami pa nagpo-photo. Pero pagpasok nyo dun sa may loob, doon yung hindi na pwede. Guys, ang ganda niya. Pasensya na. Hindi talaga kami kasi maalam sa ganito. Pero kami nga, na hindi kami mahilig or maalam sa ganito, pero na-appreciate namin siya. Kasi tingnan nyo, guys, kumikinang siya. Ayan o, kumikinang talaga siya. Papakita namin sa inyo, baka sakaling mahagip ng camera. So pasensya na, hindi masyadong nahagip ng camera. Pero grabe, kumikinang siya. Lalo na kapag ka nasisikatan siya ng araw. Grabe, ang ganda niya. Ayan yung ang ganda-ganda sa malapitan. Grabe. Ayan, tapos itong mga gold na yan, ayan yung mas lalong kumikinang kapag ka naaaral. Nakalabas na tayo. So actually, yun dun sa may loob, yun talaga bawal na talaga dumag-video tsaka photo ha.
Although may nakikita pa rin kami, charot. So doon sa may loob, wala pang 5 minutes yung iikutan nyo. Pero iba kasi yung dating eh. Tapos alam nyo, guardyado talaga siya. Ang daming guards and maraming... CCTV camera. Yes. At ano talaga yung mga CCTV malalaki talaga ha. Kasi pala, nandoon na pala mismo din yung tomb ng asawa. So sila ng dalawang mag-asawa yung nandoon. So ganun siya. Actually, wala pa siyang 5 minutes iikutin. Pero worth it din naman. Kasi mararamdaman mo yung solemn. And then... Ang lamig sa loob, malamig I don't know why. Siguro dahil sa marble yung, kasi nga, ano siya, built-in, ano, pure marble yung, ano, yung palace. Kaya nangyari, yung labas mainit, yung loob malamig. Para kang pumasok sa air-conditioned room, ganun talaga siya. So, yan, tapos na tayo. So, ngayon naman, nanamnamin na lang namin ano siya. Ba yung best time pumunta dito? Ganito kasi yan. Ngayon kasi natuto na kami. So, sinabi kasi best time pumunta rito, morning. So, lahat ng magbablog sinasabi, best time dito pumunta, morning. So, alam nyo na. Kaya lahat ngayon, pumupunta na, morning. Kasi ngayon, guys, walang kapila-pila. As in, pumasok kami. I mean, may pila lang kasi parang kakapkapan ka, titignan yung mga gamit nyo. Security ganun check. Na, security check lang. Pero walang pila, as in, pila ng tao. Unlike yung nakikita namin or napapanood namin na ano pa lang, 3 o'clock pa lang or 4 o'clock pa lang ng umaga, nakapila na. Eh kasi nga, dahil nga kasi sa may mga tips ng mga vloggers na dapat umaga pumunta. So lahat ngayon umaga na pumupunta. So diba, umiwas kami sa ganung dami ng crowd. Yes, tapos na kami. Uupo lang kami para namnamin na lang yung Taj Mahal. So look guys, oh, ang ganda niya. Ganda ng background dati. Oo, ito na yata yung pinakamagandang background. O ito na yung pinakamagandang naging wallpaper namin. Wallpaper sa mita ng buhay namin. Ang ganda niya guys, oh. Look, ikot namin kayo. Alam niyo guys, ito yung sinasabi namin sa inyo. Na maraming tao, pero peaceful. Yung hindi siya magulo. Although medyo maingay, pero meron kang mararamdamang something na peaceful, na solemn. Kasi nga, alam mo, nandun ka sa may lugar na ganun. So yun yung hindi mo minsan ma-explain. Yun ay mga 5:30 na ba? Oo, pa-sunset na siya. Alam nyo, lalo siyang gumanda. Lalong naging mas peaceful yung itsura niya. So lalo siyang mas naging epic. Ganun talaga siya. Ang ganda nyo guys. Ayan, oh, diba? Dito pa, ayan pa, diba? So, ano sasabihin natin kay Taj Mahal? Oh, hindi kami tatawa this time. Bye, Taj Mahal. Ganda niya, grabe. Hindi ko kaya. It's such... Oh, yan. Hindi ko na kaya ituloy. It's such a beautiful place. It's such a nice experience. Yeah. Once in a lifetime nga. Gaya nga kanina yung sinasabi natin, some people wait a lifetime for a moment like this. Guys, muni-muni time na tayo. Nasa harapan pa rin namin yung Taj Mahal. So, syempre, sulitin talaga natin, di ba? Mahal kaya ng bayad. Pero, oh, grabe! Huwag nyo kakalimutan na hindi lang yung entrance fee binayaran natin dito. Kasi, nag-Manila to Delhi tayo. Tapos, Delhi to Agra. Tapos, balikan. At hindi yun, guys. Nag-practice pa kami ng Nepal. Grabe puhunan natin dito, guys. No, to be honest, grabe. Bago kami rito pupunta sa may Taj Mahal, kaninang tanghali, parang ano, hopeless na naman ako. Hindi sa may vlogging ha. I mean, nakakapagod kasi talaga rito sa India. Kasi ano eh, ang kaibahan niya kasi, yung mga tourist spot niya, layo-layo siya. Kahit yung doon sa may Delhi itself, kunyari yung pupuntahan mong isa nandito, yung isa naman nasa may kabila. So talagang, ano talaga, kailangan mo lagi mag-train, kailangan mo lagi mag-tuk-tuk, kailangan mo laging mag-know ng mag-know sa mga sasalubong sa'yo. Yung ano, paglabas mo pa lang, yung lahat dudumugin ka na, kukuyugin ka na, nag-know ka na sa isa, paglayo mo sa isa, mag-know ka na naman, kakausapin ka na naman. Paulit-ulit, kada sakay namin ng tuk-tuk, iba't ibang driver, lagi kami nga aalokin pumunta ng market, kahit dito guys ha, pumunta ng mga, ano, shopping mall daw, yung mga, ano ba tawag, mga souvenir item, pati massage pa. Pati mga massage, lahat yung na-offer nila, kasi nga meron sila doon commission. So sobrang nakakapagod yung gano'n, yung paglabas mo pa lang, dami mo na kaagad nakausap. So kaya sabi ko, ano ba yan, nakakapagod, tapos ang hirap mag-book dito ng ano, ng ticket, kasi kailangan may account, basta ang hirap i-explain, kailangan may account ka, ganyan. Tapos kapag ka nagpabook ka naman sa iba, yun nga, eh, mahirap kasi magpabook sa iba, kasi kakausap ka na naman, at yun, kapag ka kumausap ka ng ibang tao, ang ibig sabihin, inahain mo na naman yung sarili mo sa scam. So ganun siya. So kanina, pauwi na kasi kami bukas, pabalik na kami ng Delhi. Wala pa kaming ticket. Kanina lang kami nakabook. Kasi talagang pagod na talaga ako. So, bigla na lang, nung nakita naman namin yung Taj Mahal, to be honest, all worth it. All worth talaga. It. Yun nga. Grabe. Siyempre,
Oo, syempre, ano ha, ito pinag-iipunan to ha, hindi namin sinabi sa inyo na o meron kayo dyang 100,000 punta kayo dito. Kasi yung nagastos namin dito, baka mga ganun yung nagastos namin. So, ang ibig namin sabihin, hindi naman porket may 100,000 kayo, pupunta na kayo dito. Ito yung mga binabudgetan, pinaglalaanan, ganyan. Hindi siya yung isang bagsak. In an instant. Oo, pero worth it siya. So, kung pag-iipunan nyo siya, tapos meron na talaga kayo extra, talagang worth it. Tsaka yun, kami, sa sitwasyon namin ngayon, ito lang yung mga nandun sa may 7 wonders of the world na afford namin puntahan, na pwede namin puntahan, na madali namin pupuntahan. So, ganun kasi siya. So, ayan. So, maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Ito na yung last vlog namin dito sa India. So, sobrang mixed emotions yung naramdaman namin. Kakaunti lang yung vlogs namin kasi nga, every time na magbablog kami, parang inilalapit namin yung sarili namin sa may kapahamakan or sa scam. So, syempre, inisip na rin namin yung safety namin. For sure naman, mas pipiliin yung umuwi kaming buhay kesa may mapanood kayong vlogs, diba? So, ayan. So, ito, lahat to worth it. Nagsimula kaming mangarap, nagsimula kami magplano, and then yung plano namin isa-isa, isinasakatuparan namin. Syempre, lahat ng plano natin, lahat ng pangarap natin, syempre, dapat kumikilos tayo. Yes. At dapat doon tayo papunta. Hindi pwedeng may plano ka tapos hindi ganoon yung hindi doon. Oo, tapos hindi doon papunta yung plano mo or yung pangarap or mo. Yes, yes. So kaya iba yung feeling nung nakita ko yung Taj Mahal. As in, ayun na nga, ayoko na ipakita yung real emotions ko. Tumigil pa nga ako kasi actually, ano, diba? Lalo siya nagpapaliwanag siya sa akin. Sayo, wait lang, stop muna ako kasi iiyak talaga. Oo, naiyak talaga ako kasi hindi na yung super ganda niya, guys. Pero hindi na yung ganda. Yung parang hindi ka makapaniwala. Oh my God, ang tagal kong gustong makita to. Ang tagal kong pinagplanuhan to. Ang tagal naming pinagbudgetan to. And ngayon, nandito kami mismo, nakatayo doon sa may harapan niya. Yun talaga. Yung kahapon pa nga lang, yung sa may Agra Fort, nung nakita ko siya, grabe na yung ano ko. So, yun. So, anyways, yun lang. And part kayo nun, guys. Sana naramdaman ninyo, nakasama namin kayo dun. Kasi, syempre, mas napabilis yung pagpunta namin dito nung sinusuportahan yes, nyo na yes, kami. Tama yan. Kasi kung hindi, baka hindi pa namin kayang pumunta dito. Baka doon pa, baka nga ngayon, Southeast Asian pa rin yung pinupuntahan nating bansa. Kasi yun pa lang yung afford ng budget namin. Pero, because of your support, because sa paggamit ninyo ng clock namin, na ito yun, ito yung promo code namin para magkaroon kayo na up to 5% discount. So, dahil sa paggamit nyo yan, napabilis yung pagkasakatuparan ng mga pangarap namin, ng isa sa mga pangarap namin na tumayo at makita ang Taj Mahal. Dahil yan sa inyo, kasama kayo doon, guys. Kaya maraming salamat po. Hindi matatapos yung pasasalamat namin sa inyo. At magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye, everyone!